Ye God shall humble himself, that the poor may fall by his strong. He said in his heart, God hath forgotten, he hideth his face, he will never see it. Arise, O Lord, O God, lift up thine hand, forget not thou more. Thou hast seen it, for thou hast beheld this. 13 pa lang, wherefore that the wicked contemn God? He hath said in his heart, thou wilt not require it. Thou hast seen it, for thou beholdest mischief and spite, to require it with thine hand. The poor committed himself unto thee, thou art the helper of the fatherless. Break thou the arm of the wicked and the evil man. Seek out his wickedness, till thou find none. The Lord is king forever and ever. Then he then are every shot of his hand. Sabay-sabay tayo, dalawang verse, ready, go. Lord, thou hast heard the desire of the humble. Thou wilt prepare their heart. Thou wilt cause thine ear to hear, to judge the fatherless and the oppressed, that the man of the earth may no more oppress. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. We pray na negative na naman tuloy, kasalanan, na ma-focus namin tuloy, maiwasan, Panginoon. Maiwasan din kami biktima, Panginoon. So, I pray kayo pang mga una sa inyong lingkod, bawat isa, Panginoon, na makikinig ngayon. Ngayon tayo pang bawat isa, ngayon tayo pang puso't isipan, Panginoon. Tama yung ma-align po ang puso, Lord, ang take namin dito sa subject na ito, Lord. Ngayon mula lahat, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maganda umaga po sa lahat. Title po nito is, Nabudol ka na ba? Na, alam niyo po ba yung budol? Okay. Actually, ang subtitle ito is Scams and Fraud Being Rampant. Scams and Fraud Being Rampant. Parte po ito ng ating sinusundan niyo tayo sa YouTube natin. Meron din tayo mga series sa mga kasalanan. Okay? So, dati pinag-aaralan para gawin, para maiwasan, saka maaral natin kasi po ganun yan. Pag minsan, di mo alam na kasalanan yan or medyo magaan sa iyan. Okay, anong naalala kong na-tackle na natin dyan? Siyempre yung hindi pa nga tayong pride eh, no? Yung envy, and then yung railing. Okay, naalala nyo ngayon. So, ngayon naman, yung scam or fraud. Okay, kaya isa lang po yung sa budol. Sino na budol dito? Alam niyo ba yung na-Shopee na kayo, budol? Shopee pa? Ha? Advertisement lang. So actually, ngayon nga daw, sabi ha, ewan ko bakit ganito to. Pero matagal na yung word na budol-budol, di ba? So sa Tagalog po, ang ibig sabihin ng budol is naloko, parang ganon. Pero especially, scam, or bakit ka na budol? Yung iba dito dati, yung naalala ko, mga text pa lang uso nun. O tinatawagan, o magdala ka ng pera, si sir mo na ganyan, sa ospital, ganyan. So ngayon, dadali mo yung, bubuksan mo daw yung pagkatulong ka. Sa bandang uli, maka-hold up ka na. Or maraming scam eh. Ibig sabihin, para manakawang ka, madala sa hindi, para manakawang ka. Okay? So ganun din yan sa, kung alam nyo na, kung hindi nyo pa alam, bagay, wala akong pera masyado. No? May perang pambili, ginagawa, binsan sa Facebook lang, may meet up lang, di ba? Pero iba, di-deliver. Yung iba, nag-add pa advance payment. Okay, marami na ganyan eh. Ala, tiwala ka na agad. Alam nyo yung GCash, di bawas ka agad. O sige, deliver nyo dito. O, sige po, ito po yung bayad sa GCash. Pagkatapos ng bayaran, inihintay mo na, nasa na po yung delivery? Wala na sumasagot. Okay, so nabudol ka na nun. So another term sa budol po yung parang yung naloko ka kasi nga hindi ka marunong, ganun. So pero more on scam and fraud, okay? So again, title po ito, budol ka na ba? Para mag-reflect tayo, makaiwas tayo. At subtitle, scams and fraud being rampant. So tingnan po muna natin yung definition ng fraud, no? So dictionary lang po. Sabi po ng fraud dyan is, madalas itong binanggit sa Bible, fraud or madalas defraud. Ano yung sabihin ng fraud or scam? Isa lang po yan. Yung scam kasi ngayon lang yan eh. Bagong term yan. Pero fraud, sabi dito, deceit or trickery. Panluloko. Okay? Especially intentional perversion of truth in order to induce another to part with something of value to surrender a legal right.
Sa Tagalog, panluloko nga para manakawan mo. Okay, deceit, manluloko. O pwede rin impostor. Alam niyo impostor? Yan, nakakaroon tayo dyan. Kasi nga, yung church, minsan ginagawang yung pastor, ini-impostor. Diba? Ibig sabihin, kunwari, pastor din, bandang huli, sinugo pala kung sino para lang guluhin, lituhin yung mga tao. Alam niyo ba yung mga flat earth, mga ganyan? Ano pa yung mga panggulo dyan? Marami. So, hindi legitimate na church. Pero poporma ng parang church, may Bible din, may pastor din, impostor nga. Pero hindi totoo. So, anong ginagawa itong mga to? Fraud din po yun. Okay? Natapos na tayo sa anti-Judaizer seminar. Anong title nun? Alam niyo pa? Sinakalala. Hindi, yun yung ano. Yun yung seminar. Pero yung pinaka-title, alala. So, nabanggit natin doon na isa sa mga galit sa Christianity, syempre, yung mga Udyo, kasi sila yung na-displace eh. Naitindihan nyo yun. So, syempre, binababoy ngayon tayo ngayon. So, dami ngayon mga matitawag na Yeshua, Yeshua, nalala nyo na. Tapos, ay... Ayan, so binababoy tayo niyan at masaya sila na malito yung mga Kristiyano kasi nga target nila tayo. Ano po yan? So maalala eh. Anti-sodomite. Anti-atheist. Dami na. Kalimutan ko, hindi ko maalala. Makalala, merong, wala lang. Anti-Judaizer. Lying in wait of the Jews. Tama-tama. Lying in wait, ano yung lying in wait? Parang ambush, okay? Yung ating budol-budol, ganun din po yan. Kaya nabanggit ko sa inyo kanina, yung wala pang ano, Gcash, ang budol-budol nun, bandang uli hold the pen. Yung parang ina-ambush sila. Pero may madali na, may dala na agad malaking pera yun kasi nga natawagan na eh. Okay? So yan ang fraud, scam. Pag sinabing defraud, ganun din po yan. Ito yung biblical term kasi. Madalas binanggit defraud, defraud not. Pag dinaring defraud, ganun din po yan. To deprive of something by deception or fraud. Okay? Kunwari naman, ito yung para sa'yo. Hindi, lulukohin ka ngayon. For example, ano maganda? Sa, kunwari lang, hindi ko sinasakyan yung mga KKK na yan. Ah, four piece na yan. Or kaya kung may mga benefit kunwari kayo tapos i-scam kayo, hindi na kayo makakasama. Defraud naman ang tawag dun. So, lulokohin ka para yung sayo, hindi mapasayo. Okay? So, this time, tingnan natin yung mga biblical example ng na yung mga verses muna. Sorry. Dito tayo. So, una po ay, obviously, pinagbawal po yan. No? So, kinuman sa Leviticus 19.13, sabi po dyan, thou shalt not defraud thy neighbor, neither rob him. So, pinaralil po yung pagnanakaw, tsaka yung pag-defraud, kasi malapit na magkalapit po yung ibig sabihin ng defraud, fraud, at pagnanakaw. Okay? Kaya nga mo siya niloloko, para mo siya makakuhaan, kung ano man yan. So, yung mga carnapping, ganun din yan, no? Iba, lalagyan ng ano, pag yun, tinangay na yung kotse mo. Iba naman. Yun, basta pangluloko, at para manakawang ka. And then, sa 1 Corinthians 6:8, sabi dyan, nay, ye do wrong and defraud, and that your brethren. So, mabigat yun, ha? Tapos na pala sa 1 Corinthians 6, yung naglulukohan pa, mga magkakapatid. Galit na galit si Paul dun. Okay? So, may lulukohin kayo, hindi, huwag kayo manloko, ha? Pero, lalo na yung kapatid nyo. Okay? So, nabanggit ko rin yan sa mga churches, minsan, uso yan. Kasi nga, sige, kayo nagkikita dito, yung pala, yung isa, hindi ligtas. So, kahit ligtas na temp. Okay? So, feeling mo naman si Brad, kunwari, mapera siguro to.
Kung ano man, utangan mo, hindi ka mabayaran. Kaya, bentahan mo ng, ito, mahal to. Hindi pala, hindi na. Okay? So, wag na wag. 1 Corinthians 7:5, ganun din. Defraud ye not one another, except, ito naman, sa mga mag-asawa naman to. So, dapat sa mag-asawa, alam nyo na, wag mong yung intimacy, hindi mo yung pwedeng ipain. Okay? So, alam nyo yung outside the Colombo, di ba? Sabi nila, pag nagalit daw yung babae, kasi yung lalaki outside the Colombo, alam nyo ba yun? Ibig sabihin, hindi kita papayagan, alam nyo na. Wag gano'n, mali rin yun. Defraud din ang tawag dun. 1 Thessalonians 4:6, sabi yan, that no man go beyond and defraud his brother in any matter, because that the Lord is the avenger of all such. For as we also have forewarned you and testified. So, malinaw po sa Bible, pinawarningan, wag mong lolokohin yung kapatid mo. At kahit nga ibang tao. At sinabi pa doon, ang Diyos ang gaganti sa'yo. Napunta tayo mamaya dyan eh. Okay? Kasi hindi maiwasan yan. Diba? Walang takot sa Diyos. Sa Diyos ka matakot dapat. Mamaya punta tayo dyan. James 5 po, sabi dyan, behold the hire of the laborers who have reaped down your field. So ito na, mga empleyado, which of you kept back by fraud. So maraming ganyan po, may lalo na yung mga nag-abroad daw, kaya minsan delikado yan eh. Pag medyo hindi maganda yung employer mo, ikaw naman ay medyo, alam mo na, syunga-syunga rin, okay? Ano nangyayari daw doon? Nahawakan yung passport mo, employer mo, at nangyayari din sa mga church may nasa main dati. Eh, so walang pampasweldo yung ano, kasi hindi ka rin naman makauwi. So, talagang manluloko. Hindi nyo ba yan? Ngayon, dito tayo sa anong resulta niyan? Ay, by the way, hindi resulto. Mark, pwede pakipuntahan niyo po ito. Pakipuntahan, Mark 10. Mark 10:19. Inulit po ni Jesus yung part ng 10 commandments na para sa mga tao. Okay? Paibasa niyo po. Ready? For Mark 10:19. Ready, go. Thou knowest the commandments. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Defraud not. Honor thy father and mother. Okay, yung apat na para sa Diyos, hindi na sinabi, di ba? Para lang sa mga tao. So, ano napansin nyo? Sino yung nawala dyan? Tama ba yung listahan? Tingnan nyo sa Bible. Kung alam nyo yung 10 commandments. Sino yung nawala dyan? Okay, tingnan nyo. Ang nawala dyan sa Deuteronomy 5 and Exodus 20, ang sabi ng huli doon is, thou shalt not covet. Ang pinalit, anong pinalit? Defraud not. So, ano yan ha? Kaya pinalawak natin yung ating vocabulary ngayon. Kaya ka nagnanakaw, kaya ka nanluloko, kasi naiinggit ka. Okay, ganun po yun. So, yan ang maganda sa Bible eh, pag kinorelate mo. So, ganun po yan. Kaya sila nag-scam, dubudol, mga inggit yan, gusto nilang makuha yung sayo. Madalas ay hindi pera. Okay? So, nandiyan po natin yun. This time, ito na medyo baliktad, no? Ayaw nating mabudol, pero may time po, dalawang beses, sa Bible po, na sinabi sa atin na okay lang ikaw ma-defraud. Pupunta tayo mamaya dito, pero sa ating message. Pero tingnan din natin yung example dito sa 1 Corinthians 6. Tapos na natin itong na-discuss last time. Alam nyo na yung kwento dyan, nagde-demandahan sila. Sabi ni Paul, mali yan ah. Sinong uhusga sa inyo? Di mga unsaved. Masabi niya dyan, pakibasa, ready, go. 1 Corinthians 6:7, ready, go. Now, therefore, there is utterly a fault among you, because we don't know one another. Why do we not rather take wrong? Why do we not rather suffer yourselves to be with wrong? Okay, so na-discuss natin this time yan. So, pag magkakapatid daw, importante kung magkano lang naman yung pera niya, huwag na yung demandahan. Tayo na lang mag-usap. Hindi natin maghusgan yung mga unbeliever sa atin. Pag tayo-tayo nagka, alam mo na, tayo nagka, alam mo na, yan, ganyan.
kaproblema, yung isa, inutahan ko naman yan. Sabi dito, mas maganda na hayaan mo nang maloko ka kaysa naman pupunta tayo sa mga unsafe, tapos uhusgaan nila tayo, di tinawanan tayo ng mga yan. Tsaka walang gagawing, walang iusga sa'yo sa atin na hindi natin kaya at mabuti, okay? Na mabuti. So, yun po yung example natin na inalaw sa atin yan. Again, may dahilan kasi. Okay, so yun na muna, no? Pero may dalawang example din tayo. Bilisan ko na lang, no? Si Paul at si Samuel. Si Samuel po ay lingkod ng Diyos. At dahil siya lingkod ng Diyos, katulad ni Paul, alam niyo ba ginawa niya? Tinanong niya, chinalis niya po itong mga kanyang mga pinaglilingkuran. Sabi niya, sinong niloko ko sa inyo? Okay, so yung sabihin lang nito, huwag tayong manluloko bilang mga lingkod ng Diyos. Amen? Amen. Napakasama niya. Pag ako, minabalitaan ako sa inyo niyan, ewan ko, anong gagawin ko sa inyo? Amen? Sa pera man yan or so what? Ang hirap niyan. So, kwento ko na lang din yung, ano ha, para maintindihan niyo. Yung nangyari kasi, Mother Church, hindi ko na sabihin kung sino, basta, nangyari naman talaga yun. Okay, kaya nakakaawa rin si pastor na asar na asar siya. May worker doon, inutangan yung kapatid. Yung isang kapatid na medyo meron. Ala niya. Eh, worker ka. So, okay lang naman. Talagang ano, bayaran mo, di ba? Pabira, di binayaran. So, feeling niya, dahil worker ako, ama ba yun? Hindi. Pera kanya-kanya tayo dyan. Kitain mo, huwag ka maungutang specially at di mo mabayaran. So, si pastor ngayon, asar na asar. Sirang-sira siya kasi magkakasira kasi magkakapatid. Eh, nabanggit ko rin last time yun, di ba? Yung pasto, inaayos kayo isa-isa. Ilalagay kayo sa tama niyong kalagyan. Tapos kayo-kayo yung mag-conflict dahil sa pera. Kung ano man yan. Kaya sabi ni, asal siya, bandang huli, para lang di mawala yung tao. Siya yung nagbayad. Imagine niyo. So, bandang huli, nawala rin yung tao. So, napakahirap. Kaya, nung sabihin, mag-iingat tayo. Amen? Huwag tayong manloloko. Okay. Especially sa pera. So, nakita natin yon. Bigyan ko kayo ng mga example naman sa Bible na hindi natin titingnan yung ano kasi yung mga famous na kwento na to eh. Sino ba yung mga nabudol sa alala nyo? Sige nga, sa Bible. Halos marami. Sa Genesis pa lang, sino yung nabudol doon? Si Eva at Adan, sino binudol nila? Binudol sila ni Satanas, di ba? Sabi niya, kumain ka nito. At ikaw maiging parang Diyos, nalalaman ang mabuti at masama. Eh nangyari naman talaga yung kaso, di naman sila naging Diyos. Parang Diyos lang na alam nila yung mabuti at masama. Eh wala naman palang Diyos sa kanila yon. Kung nabudol ngayon sila, nakikinig ba? Yung gusto yung maloko dito, gusto yung maloko? Uy, magdaldalan tayo, masaya yun. Nabudol ka pala kasi kung nakinig ka pala, mas lalo ka natuto, hindi ka lugi. Amen. Ganun yun. Ano ba? Ang dami ah. So, nalista ko lang dito mamaya kayo ah. Si Jacob and si Laban, di ba? Ano yung niloko ni Laban si Jacob? Sa asawa, and then sa sweldo. So, bandang uli, niloko rin ni Jacob si Laban. So, ganun yan eh. Sino ba? Jacob and his sons. Diba? Yung kay Jacob and his son, anong ginawa niya? Diba? Sabi nila, namatay na yung favorite mo. Nabudol siya, buhay pa pala. Sino ba? Jacob's son and Shechem and Hamor. Okay, alam niyo, kay Dinah. Sabi nila, papatuloy na rin kami. Sige, bandang uli, pinatay. Nuloloko, di ba? Ano ba? Sige, kayo naman. Ayun, may sinasabi kayo. Si Isaac, nabudol siya. Nino? Ni Jacob. Ah, oo nga, no? Yung blessing. Oo nga, no? Galing. Sino ba? Yung prophet. Yung prophet na sino? Na pinabalik. Nang? Ay, huwag kakain. Yung walang pangalan na propeta, sabi niya. Yung isang propeta, sabi niya, mag-stay ka. Hindi, yung utos sa akin, Diyos, hindi. Hindi, okay lang yan. Nung uli, kinain siya ng leon. Okay. Bear ba? Lion ata.
Ayan. Joseph. Asawa niya. Ayan. Okay. Asawa ni Potiphar. Ano pa? Samson. Sinong nabudo? Si Samson. Oh, tama. No? Sabi niya. Yung ano, di ba? Yung riddle, di ba? Madalo, pinatay niya rin. So, ang daming ano po sa lokohan sa Bible. So, huwag niyong gagayahin. Ang bunga po nun, hindi maganda. Kung inalam niyo yung kwento. Okay? So, okay na muna yon. So, ngayon, pag-aralan natin si Judah. Nabudol siya ng Tamar. Okay? Ano pa? Sige nga. Si Paul, nabudol nino. No? Isa ako rin dyan. Kala niya, pagbalik niya, mawala niya. Mawala na. Matino na. Okay. Hindi pala. Okay, sa pera. Sa pera. Ano, nabudol eh. Sinapatay naman sila. Sino pa? So, marami na. So, mga biblical example na kaya pinag-uusapan natin po, hindi ito something na gusto lang nating mag-turo, okay? Kailangan nating aralin to para, again, iwasan natin at huwag nating gawin at kung pwede nating iwasan magawa sa atin, magawa natin, no? So, yung dating mensahe yan. So, ngayon, number one, medyo marami to. Aralin muna natin, according to this chapter lang, balik tayo sa Psalms 10 po. Kasi dito po binanggit yung sa verse 7. Yung kakamali. Isa sa mga talagang ano dyan, highlight na kasalanan dyan, yung cursing. De, sabi dyan, deceit and fraud. Okay? So pag-aralan natin ngayon, bakit kaya, pastor, ba't tinuloko itong mga ito? Ba't din lang sila magtrabaho? Anong alam nyo na rin, di ba? So number one, so verse 1, binasa na natin yan. Ang sabi dyan, O Lord, why hidest thou thyself in times of trouble? Ano sabi? Nagtatago ba ang Diyos? Sa palagay lang nila. Sabi naman sa 4, The wicked do pride and his countenance will not seek after God. God is not in all his thoughts. So may Diyos ba? Meron. Pero yung mga ito, mga manloko, wala yan. Inabaliwala nila ang Diyos. Okay? Sabi pa dyan, sa 6, sabi dyan, He hath said in his heart, I shall not be moved. Well, hindi ako papaano. Pag winani yun, masama, may pag nahuli ka dyan, kulong ka. Hindi, okay lang yan. Ito nyo, walang takot. Sa 18, sabi dyan, To judge the fatherless and the oppressed and the man on the earth may no more oppress. Alam nyo ba, yung may preaching na rin kami dito nyan, yung fatherless and the widow and the fatherless. Okay? Ito po yung mga grupo ng tao na walang kalaban-laban. So, nabudol din pala tayo. Balik ko na naman yung bakuna, di ba? Kasi yung usapan namin kagabi ng isang ano doon. Sabi ko, oh, nagpabakuna ka ba? Oo eh. Eh, yung anak mo, ay yung ina ko, hindi ko pinabakuna. Bakit hindi ko pinabakuna? Eh, baka, alam mo na, experimental yan eh. Eh, ba't ikaw nagpabakuna? Yung ano rin, di ba, yung Sabado, nasa ba Stephen? Wala si Ray, no? Ganun din, si Brother Ramil. Ganun din. So, nabudol na naman dun. Pinagkakitaan tayo. Okay, pero gusto ko nang sabihin dito, may mga tao po na walang kalaban-laban, especially pag ikaw ay walang alam. Hindi nang walang alam, pero hindi mo alam yung mga, tulad yan, experimental yun. At nagkasundo na yung gobyerno at si mga sponsor niya, mga big pharma. Eh, kausap mo, presidente na, Department of Health, edi okay na agad yung transaction, pang binili mo na agad yung bakuna, edi donate lang yung may binili dun eh. Okay? Kaya ang point number one ko, assumes itong mga to, bakit sila nag-defraud, bakit sila nag-scam? Kasi sa palagay nila, ang Diyos ay hindi sila paparusahan. Ganyan po yan. Kaya tingnan nyo rin yan sa sarili nyo, okay? So, mag-ingat din kayo sa mga taong ganon. Kung nakita nyo, walang takot sa Diyos. Loko-loko pa. Katulad nga ni Bill Gates. Kaya nakapasa ko ng bakuna eh. Kasi Bill Gates, walang takot sa Diyos yun. Sa palagay nyo, may concern nyo kung experimental vaccine nila ay mamatay yung kung ilang tao. Eh, hindi naman lahat eh. Hindi naman kalahati. Walang takot sa Diyos yun. Amen? Kung ganun din kayo,
Minsan, may takot kayo sa Diyos kung ligtas kayo. Kaso, minsan, dinidisregard nyo ang Diyos. Amen? So, ganyan yan. Bakit ka mag-scam? Bakit ka mabubudol-budol? Manlolo ka kasi yung Diyos, sa lugar ng Diyos dapat, ina-assume niya, wala naman siyang gagawin eh. Tuloy na banggit natin. Itong sa verse 18 naman, kasi ito, hindi nang tutulungan ng Diyos yan eh. Wala nang tatay yan eh. Wala nang asawang lalaki yan. Kaya nang bubudol sila, kasi palagay nila, di sila papausahan ng Diyos. Or, wala sa utak nila yung Diyos. Okay, kaya ang lesson, mag-ingat kayo sa mga walang takot sa Diyos. Mga babae, yan. Hindi nabanggit yung mga budol sa love life pa. Oh, may nabudol ba sa love life? Madami. Sino sa Bible? Si Samson. Ilang beses. Diba? Sino pa? Yung maraming asawa pa. Sino doon? Solomon. Si Solomon. Sino nabudol? Yung asawa. Ano yung kasi sila eh. Oh. Yan. Sino pa? Ba't ko nabanggit yan? Para sa inyo, may lesson tayo. Huwag kayong papabudol. Amen? Pag nakita nyong unbeliever niya, walang takot sa Diyos, wala kang balak pakasalan, hindi yung pakilala, hindi ka pinakilala sa magulang mo, ayaw imit yung magulang mo, at kung matino ang Kristiyano, sa pastor mo, iharap mo, kaya lang sinasabi sa'yo, iharap mo dito, kilatisin natin. Amen? Kung may takot sa Diyos yan, okay yan. Pero hindi agad-agad. Kasi yung may mga bagay na nasusubukan mo yan ilang taon eh. Amen? Kaya, number one, again, dalawa lang to. Why people defraud or scam? Walang pakialam sa Diyos. Ina-assume lang ng Diyos. Kung naniniwala sila may Diyos, eh okay lang sa Diyos yan. At applicable yan sa atin. Kaya nga alalin mo, okay ba sa Diyos ang defraud? Ang scam? Budol? Mabanggit natin kanina, hindi. Sa mga manapataya, kahit kanino. Okay? Number two, parang kanina rin, sabi dyan is, natin matatapos. Amanggit kanina yung poor, sabi dyan, the wicked, sa verse 2 po, the wicked in his pride that persecute the poor. Sabi the 3, the wicked boasted of his heart's desire and blessed the covetous whom the Lord abhorreth. At sabi sa 9, he lieth in wait secretly as a lion. In his den, he lieth in wait to catch the poor. Gusto kong bigyan ng ano dito yung poor. Bakit? Parang kanina yung fathers and the poor, walang kalaban-laban. Balik tayo sa bakuna. Eh pag in-approve nila yan, wala tayong kalaban-laban, hindi naman tayo nag-approve dyan, bayad na agad. Eh, gobyerno naman nagbayad, basta hindi naman ikaw eh. Saan man ang galing yung pera ng gobyerno? Lalo po sa US na dati ang pinaka ano dyan sa US yung mga Kristiyano, galit na galit sa gobyerno nila. Kasi nga, isa sa mga pinopondohan ng gobyerno nila, abortion. Of course, yung mga tao na Kristiyano, ayaw nang patayin yung bata. Itong lokong-lokong gobyerno nila, pati yung pagpa-abort, tulungan ka na yung pa-abort. Ito ang ano, huwag ka nang gagastos. Ito, gobyerno nagbayad. So, ibig sabihin nun, yung mga poor, yung mga walang kalaban-laban, katulad natin. Amen? So, point number two, bakit sila nag-defraud, nag-scam, nagbubudol? Una, ina-assume nila walang gagawin ng Diyos. Pangalawa, normal lang para sa kanila yon. Mga wicked nga eh. Okay lang yan. May magagawa ba yan? Demanda nyo kami. Sige. Anong gagawin nung mahirap? Tsaka yung mga walang kalaban-laban, mga bata. Pag namatay yung anak nyo dahil sa bakuna, may magagawa ba kayo? Pumirma kayo ng waiver? Wala kayong magagawa. Kaya panay ang ano natin dito sa inyo. Panay ang warning namin sa inyo. Kapabakuna pa ba kayo? Booster. Nasa inyo yung masarap sa inyo. Busog-lusog kayo sa bakuna. So, yan ang ginagawa. Yan ang nakita lang natin dito. Bakit ganado sila namang defraud? Bukod sa fempre, mag-anakaw. Alam mo na, mag-gain sila. Walang takot sa Diyos or ina-assume nila ang Diyos ay walang gagawin. At para sa kanila, normal na yon. Eh, ganun talaga. Eh, ako yung nasa nakaupo ngayon eh. Ganyan po yan. So ngayon, ito lang tayo matapos sa ngayon, kung ganun sila, paano sila ngayon tinitingnan ng Diyos naman? Doon tayo. Paano din natin gayahin? Amen? Amen.
Kasi nakita ko nakatakas, hindi naman nakakulong eh. Duterte, saya siguro nun, di ba? Kasarap ako yung mga balita ngayon. E di, ganun nang nangyayari, di kumita na siya nun. Ang ibabalita naman kung anong ginagawa ni Duterte ngayon. Nakita niyo may mga ganong, ano, kaya siya nag-i-ingest ni Duterte, dito yung ginagawa niya. And natural, naming pera nun eh. Pero anong tingin sa kalila ng Diyos para wag natin gayahin? Ito ba sabi sa verse 2 ulit? Balik tayo sa verse 2. Sabi dyan, the wicked in his pride. Ginagawa niya yung pinantant ang description sa kanyang Bible, wicked. Verse 3, for the wicked, sa boast, mayabang, especially wicked. Sa 4, ganun din, the wicked. Sa verse 5, grievous. Okay? Yung kanyang mga kaparaanan. Sa 6, mayabang. Sa 7, sinungaling. Okay? Sorry, nag-ano ako ah. Tumalon. 13 pala. Ano sabi dyan? Anong tingin sa kanilang Diyos? Wicked. Alam nyo ba yung wicked? Hindi lang masama. Ay, sama. Bad. My bad. Hindi lang gano'n. Wicked. Pag sinabi ka wicked, sinabi ka wicked, sama mo. Sira ulo ka. Yung tingin sa'yo ng Diyos. Amen? Amen. Pag ikaw ay nanloloko, especially na nakaw ng scam at ng bubudol. Pangalawa, ano pang tingin sa'yo ng Diyos? Nahalo ko tuloy. Oh. Anyway, pareho naman talaga yun. Una, wicked ka. Pangalawa, the wicked boasted. Ano yung nagbo-boast? Nagyayabang. So, number one, wicked. Number two, mayabang. Proud. Verse 3, ganun din. Sabi dyan, oh, the wicked boasted. Sa 4, true pride. Mayabang pa. Sa 5, ano sabi doon? He puffed at them. Alam nyo ba yun? Sabi, nagyayabang pa. Ninakawang ka na, yayabang ka pa. Alam, yung mga networking naman, anong inaano sa inyo doon? Oh, ito yung nabili ko kasi ito yung downline ko. Marami akong downline. Kaya isip daw, paano kikita dito? Magtabaho ka. Para kumita ulit ako. Niyabang pa. Nang budol na, yabang pa. Tuloy lang natin, sabi din sa 6 din. Sabi dyan, ganun din, I shall not be moved. Yabang, no? Hindi ako matitinag. Yan sa Tagalog yan. At sabi sa 7 naman, his mouth is full of cursing. Palamura. Oh. So mayabang po. Yan ang tingin ng Diyos sa kanila. But itong pinaka-importante sa 8 to 10 po, ito yung gusto kong makita natin. Especially mga bata, no? Ano yung karakteristik ng mga budol-budol? Sabi dyan, he seated in the lurking places in of the villages, in the secret places that he murdered the innocent. Uy, sino pinatay ng mga DOH? Again, hindi nila sinadya, pero alam nila experimental yun eh. Ang code ng ganyan, yung mga doktor, pag alam mo kahit may isa, dalawang namatay, ihinto po yan. Ba't di nila hininto? Naprograma na eh. Wala silang pakialam. May waiver naman yan eh. Hindi tayo pwedeng i-demanda yan. Kaya sabi dyan, his eyes is privily set against the poor. Napansin niyo yun, yung poor na naman ang... Kasi walang magagawa yan eh. Verse 9, sundan niyo po ha. He lieth in wait. Ano ulit yung lying in wait? Ina-ambush. Pero sabi dyan, secretly. So yung mga lion po, may nakita rin akong sa newsfeed ko na naman. Yung lion, patay siya sa kalabaw eh. Kaya na-chambahan yun. Kasi may sungay din yung kalabaw. Di ba siguro na-chempuan ng gano'n. Sugat eh. Pero madalas sa hindi, ang ginagawa niya, di ba, ganun? At ganun po dinidescribe yung mga budol-budol. Inaalam niya yung kahinaan mo, katulad nga ng mga tinatawagan mga katulong. Di ba? Tatakutin agad yung sikir mo, ano, dito na kailangan ng pera. Hindi alam kung saan nakalagay, pero katulong, alam. Hmm. So pag kinuha na yung pera, tatakutin ka na niya kasi alam nila yung takot, ano? Sabi nga nila, fear is a great motivator.
At ganyan din nangyari sa bakuna na naman. Sorry ah, yun ang uso eh. Bakit bumili ng bakuna yung iba? Bakit nag-mask? Ba't nagmamask? Kasi baka may, mayroon dyan virus. At least nakamask ako. Palagay mo hindi tatagos yung virus sa mask mo. So takutan po yan. Pag natakot ka ngayon, oh sige po, susunod na po ako. Diba? Ganyan po yan kahit saan. Kaya isa sa mga karakteristik ng mga lingkod ng Diyos, dapat matapat, matapang po. Okay? Ulitin ko ah. Yung mga yan ay sneaky. Yan po yung point number 3 natin sa how God sees his fraudster. May tawag ng fraudster, mga scammer, mga budol-budol. Very sneaky. Aalamin nila yung kahinaan mo. Okay, hindi agad magpapakita yan. Yung mga networking naman, hindi nila agad sasabihin sa'yo, ay, kailangan makabenta ka pala isang 1,000 para ka, sabi, ganito, pwede mong kita, kahit yung mga dati, mag-click ka lang daw, nasa bahay ka lang daw, kikita ka ng 10,000. Pero bago mo makita yun, talagang pagod ka na doon, at ilang computer siguro yung gagamitin mo, kikita ka talaga, pero pagod ka. Ikaw ba, kung alam mong ganun yung gagawin mo pa yon? Sa networking, ganun din. Kasi nga, yung mga coach na pinipicture na, hindi sa kanila. So, ganyan po yan. Kaya mag-iingat kayo. Maraming mga manluloko, budol-budol. Okay? Nasabi ko sa inyo kanina sa Sunday School, bakit ko inaano to, ha? Nabudol yung siya ko eh. Hindi ko na inaano yan. So, aralin na natin to. So, verse hanggang 10 yan eh. Nandiyan ba kayo? He doth catch the poor. Ulit-ulit yung poor. When he draw with him into his net. So, yung iba naman, may mga style din po kasi. Parang networking na naman, anong ginagawa nila? Minsan di kanyang share ngayon. Ano ba yung opportunity na yan? Sabihin mo sa akin, hindi, punta muna tayo doon. Kasi doon sa paglalagyan mo, ang dami ng ano doon, mga parang kay Soriano din, mga boto kay Soriano. Pag dinala ka doon kay na Soriano, lahat sila doon, hey man, ang galing talaga. Ah, ang galing pala sa'yo. Ganun din sa networking ngayon. Pag andun ka, nakala mo, bilib na bilib yung iba. Yung pala, nakampi na nila. Ganun din yung mga healing-healing na yan. Hindi nyo alam. Okay? So, sabi dyan, pag hinata ka sa net niya, tapos ka na. Ito, mas matindi pa itong 10. Sundan niya, sabi dyan, he crouched, parang ganun naman, di ba? May sabi dyan, he humbled himself. Eh, basta, di ba yung humble, maganda yan? Eh, parang pag kunwari lang. Katulad nga nung nabudo siya, sabi, hindi nga namin gagawin niya, maganda dito, this year, maganda ang ating programa. Walang bakla, walang inuman. Exactly ganun ang nangyari. Nabudol ako. Kaya ganyan po yan, so magpapaka-humble sila, para ka lang maloko. Ganun din sa mga false churches. Okay, kunwari, Bible din, kunwari, mabait din. Pag andun ka na, ano ka na? Tapos ka na doon. Ay, nagkukwento sa alala naman si ate, ano yun? Yung Pentecostal daw doon, Josie ba? Hindi, sino ba yung may kainan doon? Josie. Josie, di ba? So, kapangalan kasi, yung Pentecostal daw doon, sabi ng kwento ng mga tanda. Sabi niya, pag hindi ko sila umatin, inaaral sila, parang, inaano ba? Binubudol, parang ganun. Pag di sila nagbigay, kukonsensya ay na, ganun. So, kaya yan ha, magpapaka-humble yan, that the poor may fall by his strong ones. Ganun po ginagawa minsan ng mga, kahit mga, yung mga wolf. So, minsan pag hindi nila kaya yung gusto nilang dagitin, or gusto nilang kainin, gusto nilang patayin, dadaling ka nila sa isang lugar kung saan nag-aabang na pala yung mga kasama niya. Okay? So, sana nakita natin dito. Tuloy na natin mamayang hapon. Amen? Mayroon pa tayong 4 sub-points para hindi tayo mabudol. Amen? Nabudol ka na ba? Hindi mo maiwasan yan. Kaya mamayang hapon din, titingnan natin kung ano dapat natin gawin. Hanggat maaari, hindi tayo mabudol. Pero kung nandun na, ang gagawin natin. Amen?
So this time, let's pray, Lord. Maraming salamat po sa inyong mga salita, Panginoon. Ini-expose niyo po yung kasalanan na to. At makita namin, Panginoon, dapat ingatan, maging aware. At makita namin, Panginoon, hindi kami maging parang mga bata na lang lagi, Lord, na wala kaming kaalam-alam. May mga false churches pala dyan. Kala namin, church din. Hindi naman tinuturo yung Bible. Sumusuway pa ng lubos sa inyo, Panginoon. Napaka-obvious. Tulad ng mga iglesia ni Manalo, kung naman yan. Mga pastora, kung naman yan. I pray, Panginoon, na maging matalino kami, hindi kami budol. Masunod kami, magitiwala kami. Pag sinabi sa inyong salita, yun na yun. Magitiwalaan namin. At I believe, Panginoon, safe kami sa inyong kalooban. Safe kami sa inyong pag-aalaga, Panginoon, pag kami naman po ay nagtiwala sa inyo. So I pray na ang bawat isa pa maging matalino, Panginoon, at tutuloy na yung mamaya ito, Lord, kayo po magpaalala sa aming services, soul winning, Panginoon, kung meron. At sa aming pagkain, Panginoon, basbasan niyo po. In Jesus' name we pray.